Nagbigay ng pahayag si Terence Romeo matapos ang bakbakan ng Ginebra at SMB. Ayon sa kanya, hindi nawawala ang kanyang kumpiyansa. Si Coach George Gallant, inilabas ang naging strategy sa mga sandaling nakahabol ang Barangay Ginebra mula sa 11 kalamangan. At si Justin Brownlee, inaming kumpiyansa pa rin ang Ginebra sa kanilang kakayahan sa kabila ng pagkatalo sa SMB sa Game 2. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa isang dikdikang bakbakan sa overtime period ng semifinals ng PBA Governor's Cup, hindi nagpatinag at kuminang si Terence Romeo versus Barangay Ginebra. Tanong, ano ang masasabi niya sa kanyang performance sa Game 2? Bakit ganun katindi ang kanyang birada sa laban? Tutukan natin si Terence Romeo sa report ni Angelo Falcon ng Spin.ph. Ready lang ako every game. Thank God, nashoot ko yung mga tira ko. It's a team effort talaga. Ang ganda ng ball movement namin. Ang ganda ng defense namin. Mas madali kaming nakakapag-execute pag nakaka-stop kami ng maganda doon. Sa mga ganong moment, matagal naman na akong may experience dyan. Alam ko yung pakiramdam ng playoffs, ng semis. Alam ko pakiramdam paano mag-perform dyan. Hindi naman nagbabago hard work ko, kaya hindi nawawala yung kumpiyansa ko sa mga ganyang moment. Sobra po yung ginawa ni Terence Romeo kagabi. Yung mga birada niya sa labas ng mga huling minuto, huling segundo ng laban, di ba? Hindi mo talaga makikita sa kanya yung edad eh. Parang sabi nga nila, kalabaw lang yung tumatanda. Isa si Terence sa kinapitan ni Coach George Gallant sa Game 2 versus Ginebra. Kung maalala nyo ha, sa nakaraan nating video, dahil hindi ganun kabigat yung inilabas na performance ni Junmar Fajardo sa Game 1, sinabi natin na sa Game 2, delikado ang Ginebra kapag pumutok si CJ Perez, si Marcio Lassiter, si Jericho Cruz, and of course si Terence Romeo. Sabi natin, kahit hindi maging maganda yung performance ni Junmar dito sa Game 2, may tulog pa rin ang Ginebra kung kakasa ang apat nating nabanggit, hindi ba? At yun, kagabi sobra-sobra yung pananalasa ni CJ Perez. Nagtala siya ng 28 points, 12 rebounds, grabe no? 7 assists at isang steal. Si Terence Romeo, nagtala naman siya ng 26 points, 3 rebounds at 3 assists. And of course si Junmar, hindi naman siya nagpaiwan. Meron siyang 23 points, 21 rebounds, 6 na assists at 2 blocks. Ito yung mga rason bakit hindi kinaya ng Ginebra na maipanalo ang laban kahit pumutok pa si Brownlee sa mga huling minuto ng fourth quarter. Ang bigat ng palitan ng tira nila sa fourth quarter sa dulo. Kung bumanat si Justin, bumabanat din si CJ Perez and si Terence Romeo. Pero hanga din tayo sa tigas ng pulso ni Mabahan Misi. Naipasok niya talaga yung 2 free throw sa dulo. Imagine, hindi siya natinag doon. Ilang segundo na lang yan. Parang 1.3 seconds na lang ata yung natitira doon. Tapos lamang pa ng 2 yung SMB. Kung sumablay siya doon, tapos na yung laban. Pero kinamada niya pareho yun. Pero ayun na nga yun. Pagdating sa OT, wala na talaga kahit tikdigan yung laban. Nanaig talaga ang pulso ng SMB. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang number one online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Kung nanaig ang matigas na pulso ni Terence Romeo sa laban para itabla ang serye sa semifinals, hindi naman maikakailang desidido ang Barangay Ginebra na itala ang ikalawang sunod na panalo sa Game 2 nang habulin nito ang 11 kalamangan ng Beermen sa pangunguna ni Justin Brownlee. Kaya ang tanong ng bayan, ano ang ginawang strategy ni Coach George sa mga oras na naghahabol ang Gene Kings? Tutukan natin si Coach George sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Na-challenge talaga ng sobra yung Beermen, lalo na nakabalik ang Ginebra sa 11-point na kalamangan namin. Kaya nag-stick lang kami sa game plan, nag-stick lang kami doon sa ginagawa namin sa practice. At ang maganda doon, hindi kami nag-panic. Alam nyo, totoo yung sinabi ni Coach George, kahit nakahabol na yung Ginebra sa pangunguna ni Brownlee, hindi talaga natin naramdaman na humina ang pulso ng Beermen sa dulo. Sinabayan talaga nila yung Ginebra doon eh. Kung bumira si Justin, sinisiguro nila na bibira din sila, lalo na si CJ Perez at si Terence Romeo. Normally, kapag gano'n nakahabol na yung Ginebra, especially si Brownlee yung bumabanat, nararatel yung kalaban kasi feeling nila ito na yun, yung never say die attitude ng Ginebra. Tapos yung crowd para sa kanila din yun.
Pero sa laban ng SMB kagabi, walang ganun. Ang nakita talaga natin is yung mga tao sa venue, hindi rin sila natitinag kasi nga sobrang intense nung laban. Ramdam nila yung init ng laro na anumang oras, may maiiwan at merong mangunguna talaga. Unfortunately, sa fans ng Ginebra, hindi bumitaw ang SMB hanggang sa mga huling segundo ng laban. Pagpapatunay na handa ang SMB sa anumang posibleng gawin ng kapatid ng Barangay Ginebra, at ang resulta, panalo ang grupo ni Junmar Fajardo na naigapos ni Coach Tincon sa Game 1 ng semifinals. Matapos ang paglalahad ni Terrence Romeo at Coach George Gallant, nagpaunlak din ng panayam si Justin Brownlee. Sa kanyang pahayag ay sinabi nito na hindi ka pwedeng magkamali sa grupo ng SMB. Kasabay niyan, kumpiyansa pa rin umano sila sa kakayanan nila sa serye versus SMB. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Hindi ka maaaring magkamali laban sa kupunan na to. Nakuha nila yung mga offensive rebounds at yung mga second chance points. Ramdam namin kaya naming manalo sa laban. Sa kasamaang palad, hindi namin nagawa yon. Pero kumpiyansa pa rin kami sa kakayanan namin sa serye na to. Ang totoo, maganda naman yung laro nila kagabi ng Barangay Ginebra. Kahit nagabul sila, ganun pa rin. Makikita mo talaga sa kanila yung spirit kung saan sila kilala. Yung never say die, andun pa rin sa kanila. At sa tingin natin, bukod sa game plan na inihanda ni Coach Tim Cone, yung spirit na yon, dun sila kumakapit ngayon. Anyway, narinig naman natin kay Justin, kumpiyansa pa rin sila sa kung ano yung kaya nilang gawin dito sa series. Ibig sabihin, mataas pa rin ang moral ng kanilang team sa kabila ng pagkatalo sa SMB. Dapat ganun talaga, andun pa rin yung positibong attitude kahit bagsak sila sa game 2. May lima pa kasing laban eh, di ba? So, matira na lang talaga yung matibay dito. Kung sino yung mauunang bumigay sa game plan na inilalatag ng dalawang coach, si Coach Tim at si Coach George, yun yung matatalo sa serye. Pero mahaba pa to, marami pang pwedeng mangyari. At ayaw nating magbigay ng anumang prediction kung sino yung mananalo or babagsak sa dulo. Hindi natin trabaho yan eh. Siguro sa atin lang is, magbabantay tayo kung ano yung mangyayari sa semis. Doon sa sinabi ni Justin na hindi ka pwedeng magkamali sa SMB, pagpapakita yun ng respeto sa kalaban. Alam niya na kayang umakyat ng SMB kapag ginusto nila, kapag nagtulong-tulong sila dyan. So magandang abangan natin ang game 3. Kung sino yung aakyat sa ikalawang panalo, hindi natin alam. Ang alam lang natin siguro ngayon is maganda at magiging mainit ang laban sa game 3. So guys, maraming salamat.